Kung sino man, magbaban dun sa Kaja. Tapos, well, I think mostly ang magbaban ng Kaja dito will be RSG. Paano na yung Kaja, tapos mag-assassin sila. But this time, there is lang muna, of course. Very strong naman. Nakita natin si Sanford with the zero. Yeah, although nahawakan na ni Irad finally kanina yung parang isa sa mga pinaka ina-anticipate natin na na-assassin junglers niya. It wasn't an easy game. So, parang magdadalawang isip ka kung maganda nga ba or dapat mong i-prioritize pa din yon knowing na open pa para kay Daddy JP yung mga Kaja or even the Franco na pwedeng gamitin kontra sa kanya mamaya. Kasi kanina talaga, hindi naging madali at all ang pagiging makulit na bata ni Joy. Yep. Oo, talaga nga na-timing nga. Anong nga pa possible first pick? Well, yung Fredrin kasi very important. Kaso parang naban ata. But yeah, Fredrin tapos Matilda from Echo. Pero parang mas hindi na sila dun sa sustain. Parang napansin natin na nag-struggle yung Echo nung kalaban nila yung Blacklist when they were getting when they were just getting the support. Parang hindi sila kumukuha nung playstyle nila na JP for pickoffs. So baka ang most na makita natin dito sa Echo is the Matilda. But when it comes to like the priority picks, baka mas unay nila yung mga Edith. Oh. Yung burst type of heroes. Baksha is there. I think na-open ba ang Baksha? And Valentina ata hindi na ba eh. So baka Valentina Edith doon sa side ng Echo ang pwede natin makita. Nakakatakot yung pag nagka-back siya pa ang Echo kasi parang bilis ng takbo ng magiging. Dederecho, no? Lalo pa nahawak-hawak nila ang momentum and so far, yun ang napapakita nilang playstyle na parang talagang ayun. Bilisan ng bilisan ng takbo. Uy! Grabe. Lancelot para dito sa side ng na Echo. Yung back siya pala na sinasabi natin na ban. Na-ban pala. O, di natin kasi kita. Oo, kanina. And Edith and so ito agad, RSG. Very RSG yung nakita natin. At very strong na combo din. Pero itong Echo, very Echo din naman. Hindi ako magulat kung kaya na to sa gantong moments. Especially kasi magandang combo naman yun. Uy, parang iba. It's my way daw. Ay! Iksya! Ayan na, Coach Midnight. Ito na, napagyan na ang kakolab na may Midnight Waltz. Midnight Waltz. Iksya pick para dito sa side ng Echo. So, medyo makunachi ngayon na sa RSG. Binan pa si Fanny, by the way, ng Echo. Looking at the draft index, anong pinaka magmamatter na papansin natin? Late game para sa Echo. Mukhang ito with the Iksya. Meron din silang Lancelot. Team fighting, mukhang very strong, of course, mula doon sa RSG. At ito yung dahil doon sa kanilang Faramis plus Fredrin. Ang dami nila crowd control. Makam, hindi sila yung mga hard crowd control, pero enough para mag-setup at magtulungan. For example, sabihin natin mauna yung dash taunt coming out from the Fredrin. Ang taas ng follow-up agad nung Edith. And that's also very true kung yung Edith naman yung nagsimula. Then there's also the Shadow Stampede. All of these combined together, sustain and team fight ang naging bentahe para sa RSG. At naririnig na natin yung mga iba pang bans, by the way, nung ating two teams. So, parang joy yun eh, no? Oo, time to drop the beat of the bomb. Or the fake. The flash, ayan. The flash pala. Oo. Ano ba? Time to drop the beat of the flash. Flash mala, sorry. Saan ba galing yung The Bomb? Pero kailangan kasi natin dito ng pasabog. Para sa side ng RSG. Sa mga pasabog dito na kinontra nila is yung Minotaur na binan na nga nila. Okay, so binan nga yung Joy ng Echo. So parang fina-force nila ngayon. Parang safe play na, sige, i-push na natin. Fredrin dapat is on the jungle side. Yep. Lagi nilang kinoconsider yung ano. Parang pagkaka-flex pick nito, no? Lagi silang super safe to think din na Iksya nga naman ito. Parang you would want to make yung buhay ng Iksya the easiest pa. Yep. Ang gusto ko makita dito sa Echo is yung typical mga JP heroes like Cho, yung Kaja nandyan. Benefit kasi nung Cho, pwede nilang bilisan yung kanilang tempo. At kung sakaling yung RSG ay sumabay ng assassin din, pwede silang mag-invade. But Kaja and Matilda is there. Matilda, Iksya, very strong combo. Siguro ilalast pick na nila yung Sanford Hero. Hindi ako magulat kung magdirot sila bigla eh. Ayun na kay Matilda. Ayun na. For Echo, Matilda, Iksya, and RSG. There's an option na balikan nila yung Rafaela. But at the same time, gusto mo ng more damage pa on your side. Kasi kailangan mong mahabol itong Iksya. Like Yuzhong, for example. Oo nga. Sa kanilang XP lane. Tsaka parang pwede din dito Lilia, actually. Right. Parang medyo mailang si Iksya. Mm-hmm. Kasi naman medyo stationary. At tsaka parang
hindi ko lang alam kung alam napapansin ko, for some, pag may Valentina, parang binibigay mo talaga sa gitna yung Lilia para black shoes ka na lang. Ano ba sa tingin mo, Bri? Hindi lalo at yung mga Valentina games na nakikita natin kanina ay medyo pagka pinahirapan mo nga ng sobra. Na-mention na earlier, pagdating sa laning ay hindi mo na mayraramdaman masyado yung presence, especially pagdating sa rotation. Matilda pa nga yung kasama niya ngayon eh. So parang katakot-takot sana yung rotation. Siyempre, pang punta dun sa may backlines, I think I'm convinced, baka mag-derot nga talaga dito yung Echo. Pero siyempre, may mga mas typical pa silang pinipili pang kontra dito sa may sa Benedetta. Which is, in this case, na Paquito. Kung hindi ako nagkakamali, ito din yung decision palagi kay Edward nung season 10. Kapag may Benedetta, Paquito yung bilang sasagot ng Echo. At overall, it's pretty good. I think yung Echo's lineup, actually, para sa akin dito yung mas madaling i-execute, in a way. Kasi parang ano siya eh, sabihin na natin na mixture siya ng skill-dependent na mga heroes. Mm-hmm. Parang gagawin na lang nila yung pinakakailangan nilang steps for them to be able to execute. So maganda ngayon actually for both yung sa draft index natin. Saan ba nag-iba? I'm looking at late game para sa Echo, early game parang sa RC, pero hindi ganun kalaki yung differences. Ang maganda dito is yung team fighting mula sa RSG, pero yung pickups naman na pwede natin expect dito mula sa side ng Echo. I think magiging even talaga. However, may chance ang mahirapan yung i-retail in this game kasi parang yung ang dami pang dive eh. Yung side ng Echo, may Paquito, mayroong Matilda, tas Valentina, pwede na kunin yung Netherrealm, tas meron kang Lancelot. Every hero ng Echo ay forward, gustong sumugod. Ngayon, ang tanong, gusto ba ng Ixia na lineup na ganun yung kakampi niya? Nasugod ng sugod. Kasi pwede siya maiwan eh. Siguro ang parang pinakasagot dito, Netherrealm nga, na pang-antabay. Naka-antabay at naka-alalay. Oo, kasi sa mga sasalakay. Naka-plural. Naka-plural lahat. Pero totoo nga naman. Again, guys, this is our game number 3. Pwede ito na ang huling laban or pwedeng ito na nga ang katapusan na, but for RSG makita natin na naglabas sila ngayon ng mga bagong heroes para extend pa ang ating laro. Ano expect natin sa early game? For the early game, nandiyan nga yung sinasabi natin na medyo papahirapan na naman siguro nila. Supposedly, sana, ito si Saji, pero hindi yun na yung posibleng basta-basta mangyari since this is a Matilda that we're talking about. But in terms of wave clear, feeling ko masusunod pa rin naman siya kasi Faramis nga ito. Tapos, nagsasabay lang naman sa rotation si Light at si Aqua. Pero mukhang hindi yun masyado mapapaganda. Kamuntikan doong makuha ni Cartizzi yung first blood kontra sa RSG. Nakita natin na aggressive ngayon ang Echo. So, lagi din niya kasama si JP, by the way. So, even JP ay nakapwesto rin dito sa may top lane. So, if ever, parang nagkakasalubungan lang ating mga players. At talaga nakafocus ulit sila ngayon kay Eman. Kaya naman si Light, nandun na lang din muna. Focus na muna tayo sa gold lane para hindi sila maging target ng isa't isa. Supports going into the top lane, knowing full well na pwedeng umikot agad dito si Cartizzi. Nag-impure rage din itong si Cartizzi. Hintayin natin kung ano yung kanyang trippings when it comes to the overall build. Kung mag-hybrid ba siya or magda-damage. Trippings eh, no? Kasi parang ano yan eh. Yung mga build minsan depende sa kalaban din kung ano nga ibubuo. Yeah. But yeah, makikita natin na turtle objective ay sinisimulan. Halos kalahati na buhay. Surprisingly, medyo mabilis ang nagiging takbo ng laban natin. Nandito rin si Nats, pero AJP, low na. Nandoon na rin ang mabilis ang pagkakuha with the retribution mula kay Irad. Umaabante na naman ang side ng RSG. Gusto na nilang simulan ng maganda etong early game. Pero makaka-out at makakataka si Sanji dun sa kamuntika ka Praiser's Wrath. Andito rin naman si Sanford. Talagang pagkakuha ng turtle, panggulo naman sa purple ang isusunod. Talagang dedire-diretsyon lang yata. And even Cartizzi ay pipilitan na laban na ang kanyang purple buff. Pero si Light, yata magiging casualty. Cyclone 9 makakaabot ba? Pero first blood para dito kay Sanji. Hindi na papabutin, pero may bawi daw si Nats. Makukuha niya yung kill onto Sanji. Kamuntika na rin doon si JP. Though wala yung purple buff para kay Cartizzi. Parang nagkapalitan lang naman yung dalawang teams. Ano ba nangyari doon? Nagkaroon ng magandang palitan para sa side ng RSG. Sobrang beneficial para sa kanya yun. Sinabi natin na may chance ang ma-invade din kasi ang isang Lancelot. And in this case, hindi naman siya yung parang literal na in-invade from level 1 pero more like timed invasion mula doon sa RSG. Sobrang critical na nakuha nila
yung kill dun sa may turtle. And then, after nila mag-nether realm, sinagasaan nila yung Echo papunta dun sa may purple buff. RSG knows what to do to counter this Lancelot. Ito pala yung may express. Pero ngayon, si Sanford, siya naman ang mabilisang pinuntahan. Parang kanina lang, nakikita muna natin na nandun, nag-invade, nag-farm, pero mabilisan. Si Sanford naman ang tinarget. Oo, parang ano dito, na-miss din ni Kuya Nats mag-Benedetta. Ang sakit na ng damage niya agad. At nakakuha pa nga ng Outer Turret Energy Shield. Pero si Cartesian na naman ang hinahanap. Pinahihirapan ang farming para kay Cartesi dito. Na ngayon na lang natin ulit makikita sa Lancelot, pero parang hindi naging madali ang kanyang buhay. JP doon, Clutch Shield from the Guiding Wind and the Circling Eagle. Nilapag na rin yung full barrage, pero hindi yata muna sasapat yung damage doon. Aqua sa likod! Uy! Uy! May shieldan pa! Ito na sober! O, crossover play, may mamala ankle break, di pa tapos sa top lane. Very cutie, mas sustain at mas survive nga ba niya ito. Netherrealm, ikinumit na, pero mawawala lang din agad. Sanji's here as well. Makakagawa pa siya ng play, mahatak pabalik, at mukhang may sarili din namang Nether Realm na ilalapag. Wala namang nakitang sumunod. At actually, walang nawala pala. Ay! Oo, wala nga. Nawala ng moment na yun. Pero nawala sa kamay na Echo yung turtle dahil si Nats ay mapapadaan lang saglit. Parang gumawa ng sariling highway with an Electo Final Blow. Tapos masasecure pa nga yung objective na yun. Balik ulit tayo sa top lane. Tumutuloy na naman. Sanji will fall. JP dito mahatak. Tapos may onward pang matitira. Hindi umabot para mapatumpa si Nats. At sa halip, makukuha pa yung kill onto Penny Cutie. At nagigising na nga ang mga Raiders ngayon. Kaya naman, lamang na sila ng 2.9k gold. At si Nats, by the way, ang layo na narating niya. Huling kita natin, nasa turtle siya. Tapos napansin ko, nasa top lane pala siya. Yep, that's the power of Benedetta. Na siyempre, naka-malupit na Ducati skin sa ngayon. Fury Armor Dreadnought is enough para mag-deal na ng damage. Commendable yung pinakita doon ni JP na crossover, pero overall, yung RSG, mas maganda yung move nila macro-wise. Kumbaga, nabuhay si JP gamit yung kanyang pag-crossover. Kunwari, pa-back siya, pero bigla siya mag-guiding win. Para i-dodge yung Ghost Bursters, micro-level yon. But overall, yung macro na nag-stay yung RSG doon sa may top lane para i-punish eventually si Benny Cutie, nag-favor talaga sa kanila na maganda at yung Echo nagpaisa-isa doon sa may top lane. Kaya nga naman, yung RSG nakakuha ng malaking bonus from this macro play. Kita na natin ngayon na parang naibitaw na mga guidelines para pwede na dumiretso ngayon ang mga Raiders sa kanilang pagre-raid. Nabasa ang conceal pero magkakasulubungan yata dito sa may mid lane ating mga players. May clear lang na minion wave at alam ng dalawa na napaka-importante ng mid lane. So kakalma muna ulit. Oo, alertong-alerto ang Echo ngayon. Hindi rin nila basta-basta hinayaan na mag-succeed doon yung conceal play na gustong gawin ng Raiders. Pero nandito na naman sila sa may purple buff ni Carl TZ. Kamunti ka na naman gustong i-deny mula sa kanya. Saktong-sakto, 10 seconds right before the next turtle. Pero yung pagpaparamdam ng RG na parang alam na kung saan ang sunod na punta o bawat gagawin ng Echo dito, eh katakot-takot na kung tutuusin. Alam mo, parang ito na naman tayo. Makikita na naman tayo sa may turtle. Tapos nakapwesto na ulit yung mga players. Tatlo laban sa tatlo. Kanino nga ba talaga mapupunta to? Electo Final Blow. Si Nats kanina pa hinahanap si Carl TZ lang talaga. Na-force na si Sanji doon. Gumamit ng kanyang kinopia ang Netherrealm. Nandun na rin si JP para umalalay. Pero nandito yung original na Netherrealm. Irad, on the other hand, masesecure yung turtle habang nangyayari lahat ng mga kaguluhan. At yung RSG talaga ay hindi tumitigil sa pag-abante at sa pagpigil sa mga orka. Nothing beats the original. Sabi dito ni Ako, ako ang original na Netherrealm. And overall, sinabi natin kanina, pag nagising si Nats, pag nagising yung dragon ng RSG, ibang klase na. And I would dare say, eto na, the dragon na sa Woken. Nats Entertainment, it's real. And RSG, siya yung parang centerpiece ng tempo na pinaglalaro ng RSG. Nakikita mo, di ba napansin natin na bottom lane, tapos biglang nasa top lane. Tapos hinahabol pa si Carl. Natalian si Carl ng moment na yun, kaya mapipilitan na mag-back away. Ngayon, meron pang conceal. So, eto na naman tayo sa may mid lane. Si Nats, mabasok ulit. Kinakabahan na tawag ko. Ako, manabulo lang doon. Hindi ko alam kung ano nangyari. Kinakabahan na ako. Pero nandito na naman ang pag-engage mula sa dalawang kupunan. Ooh! Kaso ang unang mawawala ay si Light na hindi nakahanap ng kanyang uunahan. At Echo, with that, masaya na sila. Nakakuha naman sila ng isa kahit papano. Itatry nga bang pigilan yung attempt o lulusubin na rin dahil si Carl TZ nandoon sa likod. Kasi yung damage medyo hindi pa yata sumasapat. At mag-disengage na muna ang dalawang kupunan. Makikita natin ngayon na nagsasanib-sanib puwersa ang Echo for RSG naman. Fully aware sa strength ng kanilang team. Kaya liliko na lang sila muna
Pero grabe naman, The Nuts Entertainment entertaining us on that push show. Sa maya top lane, hindi lang pala bang team fight, diretso din sa mga objectives. Oh, inuna niya yung Hunter Strike, naramdaman niya na snowball na sila. So okay lang mag-commit dun sa Hunter Strike. May dominance ice na rin siya. Very, very farmed itong ating Benedetta sa ngayon. Makikita natin para sa RSG, ang pinaka-importante ay kontrolin din yung mapa para hindi talaga makahinga yung Echo. And that includes yung paghawak ng long lanes. Ginagawa yon ni Nats. Speaking of long lanes, parang malalong lane na rin ang nangyayari dito sa may middle lane. But yeah, parang si Nats dito, parang mas gusto niya talaga yung mga heroes na madaming pinipindot. Oo. Yung andaming angulo na pwedeng gawin. Lord Control Rate, makikita natin na medyo lamang dito si Carl TC. Pero malalaman natin yan dahil ito na naman tayo sa may Lord Pit. Nakapwesto na ulit ang mga players sa tamang gamit ng mga skills. May nahanap na sila rito sa bandang gitna. Pero ang Lord ay marereset din muna pansamantala. Si Nats na kanina pa angat-angat ng waves at parang si Carl TZ pa nga ang hinahanap. Imbis na si Benny Cutie at binabawasan ay mukhang ngayon siya naman ang pupuruhan. Pero may iwasan niya yung Thorned Rose with the Electa Final Blow. Nandito na rin sila Aqua, Eman, and Light taking control over the Lord Pit. At gusto sana nila pigilan ang pag-abante ng Echo. Pero nandito na rin sila kumakatok. Nag-e-hello! Eman nandun sa likod. Sino nga ba ang maunang gumawa at gumalaw dito sa nakikita nating sayawan? Nagpapakiramdaman pero si Light na ang mauna doon with the onward. Eman takes Sanji down. Full barrage, napakaganda ng angulo doon. Pero Carl TZ will take the turtle. And Eman will also fall. Habang pinagpapatuloy ng RSG yung laban na ito pero hindi na rin ipapalag ng Echo. Kita-kita natin ngayon na napakagandang sayaw para sa side ng Echo pero RSG hindi sila papayag na hindi makakakuha na isa. Ang ganda set ni Light kanina. Yes, at bago pa nagsimula yung Lord Dance na yun, ang pinanalo ng Echo yung pag-poke kay Nats. We're talking about how important he is in Nats Entertainment. Ang humarap sa kanya doon is actually Sanji, knowing full well na walang magic defense doon si Nats. Dominant size, Hunter Strike, hindi enough para tankihan yung damage at poke coming out from the Valentina. Napauwi si Nats, and no moment na alam nila, na-confirm nila na wala si Nats doon sa laban, Echo, hiniruhan nila yung RSG. Last point sa lang kay Carl TZ na lamang ng level kay Fredrin. Interestingly, yun naman kasi advantage ng Lancelot. Kapag nalugi siya sa early, pwede siyang mag-resolve sa farming na lang para mas makahabol ng level. Uy, kaso'y binagsakan si JP! Napakaganda nga, Bracer's Wrath. Para ngayon kay Irad at mabilis din na pag-clear or pag-depensa doon sa Lord ng Echo. So, almost back to zero, pero nandun pa rin at kitang-kitang kalamangan ng RSG pagdating dito sa Maya Gold. Pero pagdating sa objective, ang lalim na rin ng na-push ng dalawa. Pero si Nats, nandun pa rin sa may bottom lane. May iwan si Kali sa may middle lane. Sinatrabaho pa rin, pero may onward dito at si Light ang tatamaan. Pero makakast pa ba? Si Primal Rush, nandun din yung full barrage. Pero si Nats, sinahanap sila sa bandang likuran. Napakarami ng low sa likod sa Echo. May Petri pang kumonekta, pero may Thorn Rose din. Oh! At siya ay mapapatumba. But Aqua with the Ghost Bursters takes down Benny Cutie. Mukhang hindi na muna ipagpapatuloy ito ng Echo or itutuloy nga ba? Kasi parang umaabante sila ng bahagya. Parang aramdam mo na nag-aamba talaga yung nag-aambahan yung dalawa. Kasi halos wala na buhay lahat. So if ever mana na meron pa nga may magstay doon na sa teamfight ay medyo magiging delikado para sa kanila. Ngayon halos pantay pagdating doon sa mga skirmishes. Sino nga ba talaga ang may lamang pagdating doon sa may laning? Sa pag-control ba ng lanes? Uh-huh. I think madaling sabihin na Benedetta pero may pakito kasi na parang halos pares ng ginagawa. So there's that. Tapos yung jungle, kung usapang jungle, mas mabilis syempre yung Lancelot. We can see. And then, meron ka ding Valentina at meron kang Ixia to control the mid lane. So tingin ko parang Echo. Despite them having the Benedetta, parang prerogative ng RSG na mag-group up. Ito rin yung dahilan kung bakit nakalamang ng level si Carl TZ kay Irad. Kasi kahit snowball si Irad, hindi siya necessarily nakakapag-solo. Kaya naman yung EXP, pinag-ahati-hatian nila. Carl TZ now level ahead of Irad. Mm-hmm. Nas natatapangan o nakahanap ng individual din na place dito. Ito si Carl TZ na kahit kanina rin namang hinahanap pa at tinatry ipitin ay hindi pa naman nabibigyan ng RSG ni isang beses man lang. At ngayon may Lord na namang pinaglalaban ng Luminous Lord na pala ang dalawang kupunan. Ito yung sinasabi ni Wolf kanina.
pag-reload sa farm. Level 15 si Carl TC, level 14 si Irad. So kung damage ng retribution na lamang ngayon si Irad. Pero nakapwesto lang din naman ang ating dalawang kuponan. Si Nats din ay habol na rin sa may team fight. Pero halos wala na po yung Lord. 11k, 10k. Light na conceal na doon at mahala pabuti onwards si Carl TC. With that dash out, si Irad ang makakakuha ng ating turtle. Ngayon naman, pumagit natin, energy eruption onto 4. At makakahanap ka sila ng kill onto Daddy JP habang si Nats sa likod lumatara. Oh, pero yung full barrage mula sa gilid and kay Benny Cutie na sinundan at binigyan pa ng additional sustain with the Nether Realm. Kaso kahit na ganoon ang iyong pag-antabay at alalay, uubusin pa rin ng Raiders ang Echo! It's gonna be a wipeout para dito sa side ng RSG. At naririnig natin sila na kumakatok ngayon sa may Medellin. And double na yata para din sa game na to. Gusto na nilang tapusin at hindi tayo uuwi with a 3-0 because RSG extends the series and brings us to a Game 4! This winning moment is brought to you by our official sponsor, FWD Life Insurance. At kita natin, nagising na ang mga Raiders. Napakagandang performance for RSG Philippines. Hindi na daw kailangan na, hindi na, actually parang yung pagkakuha pa nga nila ng Lord doon, gusto, mas gusto talaga nila ng team fight. Oo. Ay ba, napakagandang execution. Lalo na dun sa idea na hinayaan nilang mapalow yung boy ng Lord. At nung 50% na lang yung HP ng Lord, ginawa nila si Galtizi out of nowhere. At kumonekta yung onward. Madali kasi ding i-dodge yun, pero yung timing ni Light was also pretty critical. Hindi nila totally napatay agad doon si Carl TZ, pero na-poke nila. At nailang, syempre, yung Lancelot, kaya nailangang umalis. That's how they were able to secure yung Lord. Syempre, malupit pa rin naman yung retribution na nakita natin doon coming out from the Fredrin. But overall, yung mga steps para makuha yung panalo na yun sa Lord na kuha ng side ng, ng RSG. At big props no Nats talaga, yung natutulog na dragon, ngayon gising na. Oo, nakita natin si Kuya Nats biglang na-activate nung moment na yun at talagang sinakop niya yung buong mapa. Kasi pinagdidiskusyonan natin nung isang araw, gano'ng nga ba ka-importante ang XP lane ngayon sa ating current meta. Ito po ang sagot from east side to west side. Coast to coast. Kung saan lang din mula Batanes hanggang dulong-dulo ng Pilipinas ay napuntahan ni Kuya Nats. Sobrang nagkasundo. Nats, even Light, yung last na very crucial Lord take na nakita natin. Kahit na yung conceal, ginamit ng medyo parang aga-aga na akala ko pa iba yung hahanapin talaga doon ni Light. Hindi pala bumibuelo lang siya para i-onward etong si Carl TZ. And napaka naging crucial na move noon mula sa RSG. But dahil siyempre yon sa natutulog na nagising na na dragon. Parang ano, pwede natin sabihin dito na kahit hindi dragon ang hero ni Nats, pwede pa rin natin siyang i-consider na dragon. Yes. Dahil kakaibang angas yung kanyang ipinapakita. Yeah. Kasi parang kung ikaw yung Echo, tapos merong biglang dumediretso from time to time na, teka lang, si Nats, parang kailangan natin bantayan. Yep. Yung ano kasi, parang ito yung mga player na masasabi mong tempo controllers in a way. Ano pa yung big sabi ng tempo controller? Parang ikaw yung mauunang gumawa ng move, mapapareact yung kalaban. Gagawa ko ulit na isang move, mapapareact ulit sila. Palagi nilang hinahabol yung gusto mong gawin at parang ikaw yung nagde-decide kung paano tatakbo yung laban. Nakita natin yung Benedetta, ganun na ganun yung nakita natin mula kay Nats. Early game, nakita natin kung saan siya kumuha ng assist, saan siya pupunta, makakuha siya ng assist kasi siya ngayon nag-control ng laban. Then, after 3 seconds, nandun na siya sa may top lane para tumulong ulit sa isang laban. Nung pagdating ng mid game, nakita natin, siya yung kukuha ng long lane, siya yung mag-clear ng side lanes, at mabilis siya makapunta dun sa may Lord Dance. Mapapareact ngayon itong si Sanford. He controls the tempo of this game, and that's really the cornerstone of RSG. Kapag nakita natin na na-activate si Nats in this manner, na alam natin na kaya nilang manalo sa mga laban. Speaking of RSG, kita natin na in terms of unique heroes used, wow. RSG is at first rank with 46 heroes. Second naman ang Blacklist International, 45, tied with AP Bren at 45. So parang padamihan na ngayon ng heroes na bit-bet. Sila pala pa rin, no? Parang ito pa rin yung top 3. Nagpalit lang. With all due fairness dun sa top 3 teams na nakita natin dun, talagang sa top 4 pala na meron tayo dito sa playoffs, Echo lang talaga yung parang, hindi kami, ito yung style namin eh. Oo nga no. Pero ito, isa sa mga pa, oo nga no, after mag-explain na syempre ng ating analyst, so tawagin na muna natin ulit Nomad and Midnight, kayo na muna.
Again, welcome dito sa MPL Philippines talaga. Hindi tayo uuwi na 3-0. Tama ang prediction ni Mangke Puing tsaka ni Leo na may bawi yung isang team at magiging close yung laban na to. Ang tanong is, paano nga ba ito ginawa ng RSG Philippines? Sa natin, sasagutin dito sa ating analistan. Muli ako nga pala si Mindot. Sama ko pa rin dito si Nomad. And Nomad, naging malupit yung laro dito ng RSG. It looked like may bawi din yung Echo this time around. Pero it was Raiders really just solidifying yung kanilang momentum heading towards late game. 100% is the resurgence of RSG during this game. Nats on this Benedetta definitely built up a lot of spaces for his team to bounce back. Kasi if we have a look at the composition nila kanina, it's really an early game centric composition versus the late game centric composition na meron yung Echo. Hindi nila hinayaang makapunta sa late game si Benny sa si Sanford. Kumbaga nagkaroon ng pacing or momentum problem dito ang Echo because of the early game presence na binibigay ng RSG. And specifically, nabanggit ng mga cases natin na once ma-activate kasi si Nats, he's gonna be able to create a lot of space, make plays on the map, and give some momentum towards the side of RSG, which happened in this game na even yung mid lane na yung MVP nung last game natin ay nakokontrol na si Sanji, hindi rin ma-utilize ng sobra yung Valentina. And ito rin yung pinoint out natin during the previous game na kung saan yung RSG need to control the map against Echo. Even though nakita na natin yung Lancelot ni Carl TZ, RSG for the most part, lahat ng turtle contestants, hinayaan na lang talaga nila na Carl TZ, dyan ka lang muna. Huwag ka muna papasok dito. Doon ka lang sa malayo. Kumaga, yung bestie, naging literal mag-bestie na kasi sila ang dalawa na nagbabanding. Mm. Yung ibang heroes ng RSG, nakalipat na yung focus nila. Specifically, again, Nats, yung Benedetta, yung Axie sa backline, yung binibigay niyang threat dito versus Echo, is na nagiging awkward yung teamfight approach ng mga Orcas. Kaya naman nabibigyan din ng space yung kanilang marksman, pati yung jungler when it comes to the teamfights, yung mga Lord Dances. And ito yung mga crucial fights na talaga makikita natin kung saan na yung early game spike ng RSG ay nandun na, pero may crucial pa rin na Lord Steel mula kay Carl TZ. Maganda nga yung Lord Steel na nagawa ni Carl TZ, pero they weren't able to capitalize on it. And naita natin dito sa highlights natin na Benny Cutie and Sanford, they really tried to go for good pushes. And naita natin to see Benny Cutie went for the full barrage, does not have enough damage kasi kaka-pick up pa lang niya ng Demon Hunter Sword doon and hindi siya makapag-carry over ng damage na meron yung passive ni Ixia. Kumbaga nandun yung kit, nandun yung tools, pero hindi pa ito yung timing talaga ng Echo na kung saan kahit may Netherrealm ay hindi problema dahil kapag pasok yan sa full barrage, kayang-kaya nila ubusin yung RSG. But also, you have to keep in mind yung positioning ni Benny Cutie. Always check, ito yung napakagandang petrify ni Nats doon kay Ixia, really allowing once again RSG to just reset the fight and nahulin yung Ixia ng Echo. And after that, wiping out Echo completely, renekta nila yung base and hindi nga tayo umabot sa late game timers na hinahanap sana ng Echo. It's very unfortunate pero buhay na buhay pa rin yung will ng RSG para bumawi dito. Yep. Now we are gonna be looking at the kill map. Ito yung mga spots nung saan pinagpapatay ni Nats yung mga heroes ng Echo or nangyari yung mga skirmishes na sinimulan nung Benedetta. Again, looking at the mid lane, napakalaki nung priority dyan ng RSG. Shutting down completely Sanji para hindi makagawa ng movements for Echo. And of course, yung mga side lanes din, may mga dialogue din tayo nakita kanina. But specifically, ang pinaka-importante rito is yung pagkalat niya sa mapa. Yung distribution ng galaw ng RSG, it's really, really evident dito na hindi sila nag-stick sa isang lane, hindi ito nag-focus sa split push, kundi ni-utilize talaga nila yung early game presence ni Benedetta and nakakuha pa nga siya ng mga important kills like yung Ixia, yung Valentina once again na pressure and at some point na nagiging threat na rin siya versus the Lancelot kasi alam naman natin si Carl TZ, even though magaling siyang Lancelot user, hindi ito tulad ng mga Baksha, Fredrin na kayang mag-sustain lang sa mga Lord Dances, nababawasan din yung Lancelot, which nang is nangyari nung huling Lord Dance na huli ni Light ni Lancelot and nailang na rin si Carl TZ, he needed to back out and doon na pumasok yung magandang retribution timing mula kay Irad on this Fredrin. Now, looking at the emblems, crucial dito, natignan natin na may apat na quantum charge sa magkabilang side. Yan na po ang ginagalaw nating mundo ngayon. Quantum charge is king. But also, do keep note of the Impure Rage ni Benedetta. Nakita na natin to before and ang binibigay nito is yung added small pockets of damage dahil every time na magdi-deal ka ng damage ay nagdi-deal ka ng additional 50 to 216 na scaling adaptive damage. And kapag hindi gumagamit ng mana yung hero mo ay nagbibigay ito ng additional 1% HP. So in theory, may parang may semi-brave smite
for the Benedetta. Dagdag mo pa dyan yung Thrift na nagbibigay din ng adaptive attack. Really just amplifies the strength nung early game ng RSG. Man, yung RSG's early game, I can't stress it enough. Even though na si Eman on this Irithel, yeah, he can go up against Benny Cutie one-on-one. The added benefit na lang talaga na nakapag-rotate si Nats all across the map and prevented Benny Cutie from even getting his Wind of Nature in time, yep, para lang makontra niya si Eman. Yes. Really turned the tides for RSG. It was really hard for Echo. Very. Kasi nga, nabanggit mo kanina, diba? Parang kailangan pa ng oras si Benny Cutie. He needed to scale up. Wala pa nga yung Malefic Roar doon sa kamay nung Ixia, habang si Eman naman ay talagang napakasaya sa kanyang farm and resource na nakukuha. 2K gold yung lamang ni Eman versus the Ixia. And dito natin makikita yung stark difference between the momentum ng RSG and Echo. Now, looking at the statistics for the team fight for both sides. Again, Aqua on the Paramis. Pag-usapan natin ito kanina, yung strength ni Paramis in this meta over the Valentina. Mas maganda lang yung scaling niya, no? Mas maganda lang yung scaling niya and mas reliable siya versus the Valentina. The pop at the end, mas maganda talaga kay Valentina. So, mas maganda pala para kay Faramis. Pero you have to also consider the fact na if you're gonna go for the Valentina, kailangan mo makahanap ng napakagandang ult na pwedeng manakaw. Yeah. And in this case, nandun naman yung Netherrealm. Unfortunately, yung Netherrealm ay hindi rin nagagamit ng husto ng Ego kasi parang pinagsisave lang nila versus the Ixia and hindi rin na-amplify yung strength nung kanilang frontline. And it allowed Aqua to just play very, very aggressive. Siya pa nga yung highest damage dealt. And si Nuts, dahil ikot siya ng ikot sa mapa and pinafarm niya rin yung heroes ng Ego, siya rin yung nakakuha ng highest GPM dito for RSG. And it does tell you talaga na yung early game ng RSG ay sobrang na-utilize nila. Ito yung classic Task Force RSG na matagal na nating nakikita mula dito sa mga Raiders and hindi nga nakaharap ng sagot yung Echo this time around. Do you think, ano yung mga kailangan ayusin? What do you think yung mga kailangan ayusin dito ng Echo for their next game? Kasi again, they're literally just one match away from securing their next round. I mean, nakita naman natin kanina nung Game 2, Comfort is King for Echo, pero you have to balance out Comfort and meta. RSG, they can just play around that. We've right. seen the Ixia being picked up by Benny Cutie. It's not necessarily his Comfort pick, but he's very confident in that. Pero the composition wasn't really for supporting Ixia. Yeah. Si RSG naman this time around, yung talagang gumamit ng mga Comfort na may balance ng meta. And kitang-kita naman siya doon sa pag-execute ng kanilang lineup na, again, it was very the identity of RSG. Control early game, control yung momentum, hold the lead, and then take the objectives slowly but surely. And ito yung nagawa nila laban sa Echo. Now,